Sa edad na 18 ay naging ganap na ina na si Nadia Montenegro. Nagkaroon siya ng 8 anak. Katawang niya sa pagpapalaki sa mga ito ay ang namayapang partner, ang ex-Caloocan mayor na si Macario Boy Asistio Jr. Ngunit sa pagkawala ng kapareha ay mag-isang hinarap ni Nadia ang responsibilidad bilang ina't ama ng kanyang mga anak. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga 8 anak ni Nadia Montenegro. Alisa Asistio. Si Alisa Asandra Asistio ang panganay sa 8 anak ni Nadia. Ito ay isang Doctor of Dental Medicine na kumuha ng kanyang degree mula sa Central Escolar University. Siya ay kinasal noong February 2021 sa nagangalang Mac London, kung saan ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng isang cute baby girl. Kung pagbabasihan ng Instagram page ni Alisa, mababakas ang pagpapahalaga nito sa kanyang pamilya. Nariyan ang pagta-travel at pakikipag-bonding niya hindi lang sa kanyang mag-ama, kundi maging sa ibang miyembro ng kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, isa siyang work from home mom bilang virtual assistant at bukas sa pagpapahayag ng kasiyahan sa ginagawang ito na nagagawa niya ang kanyang trabaho kahit saan at mas nagkakaroon ng maraming panahon para sa pamilya. Alina Asistio. Si Alina Ina Alexandra Asistio ay mayroong Bachelor of Arts degree sa Mass Communication Major in Broadcasting mula sa Centro Escolar University. Tulad ng kanyang ina, ay sinundan ni Ina ang yapak nito sa pag-aartista. Napanood siya sa ilang programa ng GMA7 at ABS-CBN. Mula sa showbiz ay pinasok din niya ang mundo ng pagnenegosyo kabilang na rito ang jewelry business. Aminadong noong una ay walang ideya sa ganitong kalakaran, kung kaya ang ginawa niya ay pinag-aralan ang tungkol sa mga diamante. Pumunta siya ng Amerika at nag-aral sa Gemology Institute of America, isa sa top diamond grader sa buong mundo. Sa ngayon, isa na siyang dalubhasa sa brilyante. Marami na siyang alam sa mga singsing, lalo na sa mga wedding ring. Si Ina ang humahawak ng mga benta, marketing at promosyon ng kanyang negosyo. Siya ay sertipikado sa Amerika, pati ng kanyang mga kasosyo. Personalized pa ang pagharap ni Ina sa mga kliyente. Maliban sa pagiging entrepreneur, sinabak na din ni Ina ang vlogging na isa sa pinagkakaabalahan niya ngayon. Katunayan, siya mismo ang nakaisip ng title ng kanyang vlog na Behind the Scenes with Ina. Sa magandang takbo ng kanyang career ngayon sa labas ng showbiz, happy pa din si Ina sa kanyang married life and real life role as a mother. Ikinasal siya kay Bully Carbonell noong August 2022 at naging bunga nito ay ang kanilang unika iha na si Ava Zafina Asistio Carbonell. Aliana Asistio. Si Aliana Alessandra Asistio naman ang ikatlong anak ni Nadia. Tulad ng kanyang ate Ina, ay pinasok din ni Aliana ang showbiz industry gamit ang screen name na Yana. Napanood siya silang programa ng TV5, GMA at ABS-CBN, kung saan naging parte siya ng short-lived sexy group na Star Magic Angels. Ilan pa sinilabasan niyang kapamilya teleserye ay The Promise of Forever, On the Wings of Love at La Luna Sangre. Sinabak niya din ang big screen sa pelikulang She's Dating the Gangster, Mama's Girl at marami pang iba. Magpahanggang ngayon, iramdam pa din ang pagiging aktibo ni Yana sa larangang pinasok. Noong nakaraang taon lang ay napanood siya sa Kapuso drama series na Seed of Love. Hindi nga lang sa pagiging celebrity na natili si Aliana dahil tinahak din ito ang ibang larangan bilang isang chef. Katunayan, naging modelo siya ng mga kapatid na babae dahil sa kanyang kasipagan. Siya ay mayroong Bachelor of Arts degree sa Mass Communication Major in Broadcasting mula sa Centro Escolar University. Nagtapos naman si Aliana ng Culinary degree at itinatag ang Meats and Company noong 2016. Matyaga niya natutunan ang lahat ng mga larangan ng kanyang negosyo at natutunan din kung paano gumawa ng sarili niyang website. Samantala, pagdating naman sa kanyang buhay pag-ibig, walang dudang full of love and inspiration ito sa katauhan ng kanyang longtime non-showbiz boyfriend na si Raymond Mendoza. Annika Asistio. Ang 28-year-old entrepreneur, dancer at actress na si Annika Alessandra Asistio ang pang-apat sa magkakapatid. Sa impluwensya ng kanyang pamilya, sa 14 na taong gulang ay sinubukan din niya kanyang swerte sa showbiz. Matapos ang serye ng mga pagganap sa mga pelikula at telebisyon, kabilang na ang 100 tula para kay Estela at Amnesia Love, kalaunan ay napagtanto niya na siya ay tinadhana na sundan ang ibang landas sa kanyang karera.
Si Annika ay nagtapos sa Central Escolar University na may degree sa Political Science. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang Senior Media Relations sa HIP Philippines, isang influencer technology solution provider sa Southeast Asia. Siya din ang Managing Director ng influencer marketing platform na Creative Culture at katuwang ang mga kapatid sa pamamahala sa digital agency na AAA. Tulad ng kanyang mga ate, ay isa rin siyang negosyante at ang food business ang napili niya. Si Annika ang nasa likod ng lemon cake na iba't ibang klase ng juice at isa nga sa pinakabago niyang itinayo ay ang dessert corner. Samantala sa maraming bagay na sinubukan ni Annika, isa sa mga bagay na hindi maglalaho sa kanya ay ang kanyang pagmamahal sa pagsasayaw. Kapag sumasayaw siya, maging ito man ay hip-hop, G-style o contemporary, tunay na siya ay nangingibabaw sa entablado. Naipamanas niya ito na mapasama siya sa 2019 dance musical film na Indak. Maging ang love life ni Annika ay masasabing makulay at matagumpay din sa piling na kanyang nobyong si Jom Gatbunton. Sander Asistio. Si Antonio Alexander Asistio ang uniko iho at panglimang anak ni Nadia na hindi rin nagkulang sa talento. Si Sandra ay proud alumnus ng Far Eastern University at nagtapos noong 2020 na may degree sa Political Science. Siya ay isang manlalaro rin ng basketball. Taong 2013, nagsimula siyang dumalo sa mga basketball clinic. Samantala, katulad ng kanyang mga kapatid, pinagpala rin si Sandra ng magandang boses. Sa katunayan, madalas siyang sumasali kasama ang kanyang ati Ina sa paggawa ng mga cover ng kanta sa YouTube channel nito. Hindi man tinahak ang showbiz at nanatiling pribado, ay nahanap naman ni Sander ang kanyang lugar sa ibang larangan. Base sa kanyang LinkedIn profile, ilan lamang sa kanyang work experience ay pagtrabaho niya sa isang meat company bilang Head of Operations and Business Development. Mahigit isang taon naman siya naging legal assistant ng Department of Information and Communications Technology. Maliban rito, ay tumutok din si Sander sa aspeto ng social media management. Nagtrabaho din siya sa isang real estate company na nakabase sa North Carolina bilang transactional coordinator. Sa kasalukuyan, si Sander ay nagtatrabaho bilang real estate general virtual assistant. Samantha Asistio. Masasabing nasa lahi ng pamilya ni Nadia ang pagkahilig sa musika. Katunayan, si Samantha Grace Asistio ay isang aspiring singer. Minsan niya sinubukan ang kanyang swerte sa music scene na mag-audition siya para sa kapamilya singing competition na The Voice Teens noong 2017. Ngayon ay pinagtutuunan ng pansin ni Samantha ang kanyang pag-aaral. Noong June 2023, nang matapos niya kanyang senior high sa San Beda University, Manila, ayon niya sa kanyang ate Alisa, si Samantha ang kanilang soon-to-be civil engineer. Ayesha Asistio. Ang 18-year-old na si Ayesha Amira Asistio ang pangpito sa magkakapatid at isa sa pinaka-naapektuhan sa pagkawala ng kanyang ama. Taong 2019, ang isa publiko ni Nadia ang pagkakaroon ng matinding pananampalataya sa Diyos ang nagsalba sa anak niyang si Ayesha na 5 beses o manong nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Dala raw ito ng matinding depresyon nang pumanaw ang ama. Malaking dagok para kay Nadia ang pinagdaanan ng anak, pero laking pasalamat daw niya na nalampasan din ang pagsubok na iyon. Sa isang social media post noon ay nirepost ni Nadia ang personal testimony ni Ayesha. Inilahad niya na isa sa mga kapatid niya ang nag-introduce sa kanya sa life group sa naturang Christian Church. Ang dasal daw ni Ayesha ay mabigyang inspirasyon niya ang ibang kabataan katulad niya na nakakaranas ng depression. Samantala, katulad ng iba pang kabataan na nahihilig ngayon sa uso, si Ayesha ay self-confessed fan ng K-pop, kung saan isa sa paborito niya ay ang BTS. Katunayan, ay game na game siya pagdating sa kantahan, kung saan ay gumagawa din siya ng sarili niyang song cover. Sa kasalukuyan ay nag-aaral si Ayesha bilang grade 12 student sa FEU at pangulo ng General Academics Trans Society. Sophia Asistio. Si Sophia ang bunsong anak ni Nadia na nilarawan niya bilang very mature and brave girl. Sa taglay nitong natural at mistisahing ganda, hindi na nga nakapagtataka pa na pasukin din ito ang showbiz industry pagdating ng araw. Ngunit ang tunay na pagkatao ni Sophia ay na-question noon. Kamakailan lang ay lumutang ang espekulasyon na di umano ang aktor na si Baron Geisler ang kanyang tunay na ama. Ang isyong naanakan daw ni Baron si Nadia ay matagal ng bulong-bulungan sa 4 na sulok ng showbiz na parehas silang pinabulaanan noon. Pero muling naungkat ang isyong ito ngayon nang aminin ni Baron sa panayam sa kanya ng OGDS Inspire vlog na may isa pa siyang anak na babae na isinilang noong bata-bata pa siya. At sa Showbiz Now na vlog ni Christopher Min, na kwento niya na kilala at nakausap niya ang tinutukoy na ina ng anak ng aktor. Pero hindi niya binanggit ang pangalan bilang respeto na nakiusap na huwag siyang pangalanan. Nauna nang naiulat ni Christy ang tungkol rito noon sa The Buzz taong 2008. Dahil sa isyong yon, nagkaroon ng alitan sina Christy at Nadia.
Gayunpaman, nagkaroon ng vindication ang panig ni Christie nang kumpirmahin ni Baron ang bagay na ito kamakailan lamang. Sa tanong kung bakit ngayon lang nagsalita si Baron matapos ang 16 na taon, sinabi ni Christie na ayon sa binanggit sa kanya ng aktres na hindi niya pinangalanan dahil mayroon itong pelikula at tsak na magagamit sa promo nito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!